Proverbs 19:3 says, "A man's own folly ruins his life." Ang tao raw po ay napapahamak, napapariwara, napapasama, at nalalagay siya sa kapahamakan dahil sa sarili niyang kamangmangan. His own foolishness ruin his own life or even her own life. Marami tayong napapasok na gulo, hirap at pagdurusa sa buhay, madalas tayo rin ang may gawa, tayo rin ang author, tayo ang promotor ng lahat ng dusa na nararanasan natin dahil sa sarili nating kamangmangan. Like the prodigal son, ang ganda-ganda ng buhay niya sa bahay ng kanya pong tatay, mayaman sila, marami silang alipin, boss na boss ang dating siguro nito sa bahay. Diba? Pero dahil sa kanyang kamangmangan, nalagay siya sa hirap, nalagay siya sa dusa, sa gutom. Hindi yung kasalanan ng kanyang tatay, hindi yung kasalanan ng kanyang kuya. Yun ay naganap sa kanya dahil sa sarili niyang kamangmangan. Siya ang may kagagawan ng lahat ng ito kung bakit nangyari ito sa kanyang buhay. Hindi niya pwedeng sisihin ang mga tao sa paligid niya because his own foolishness ruins his own life. Kaya ang laging paalala sa atin ng Biblia, dapat nagiging marunong tayo. Hindi tayo dapat nagiging mangmang. Dapat ang binabarkada natin ay yung mga marurunong at hindi tayo sumasama sa mga taong mangmang. Gaya ng paalala ni Haring Solomon, Proverbs 13:20, "He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm." Yun daw pong nakikibarkada sa mga marurunong na tao, napapabuti ang kanilang buhay. Pero yung mga taong ang mga kasama nila ay mga mangmang, sila man ay nauuwi sa mga kapahamakan sa buhay. So paano natin ngayon malalaman kung ako ba ay mangmang? Kung ikaw ba ay mangmang o kung tayo ba ay marunong? So titignan natin ang ilang mga paalala sa ating pong daily nuggets sa oras po na ito. Sabi po ng Matthew 7:16, "By their fruit you will recognize them." Dahil kung ano ang bunga, yun din ang puno. Kaya nakikilala natin ang lahat sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. So ano ba ang nagiging bunga ng kanilang salita? Ano ang nagiging bunga ng kanilang ginagawa, ng kanilang iniisip, ng kanilang mga daily activities? Doon pa lamang sa bunga, malalaman na natin kung ang tao ba ay may karunungan o may kamangmangan sa kanyang buhay. So ano ba ang mga pinaggagawa ng mga taong may kamangmangan sa buhay? Ano ang kanilang libangan at pinag-uubusan ng oras? Una, foolish people brings sorrow to their parents. Isang malaking kahangalan ang paluhain, pahirapan, at bigyan ng matinding lungkot ang ating pong mga magulang. Ang tanggalan sila ng kaligayahan at punuin ng lungkot at luha ang kanilang mga buhay dahil sa kahangalan ng mga hindi matitinong anak. Sabi nung kanta, "Nung isilang ka sa mundong ito, diba, laking tuwa ng magulang mo. Pero paglaki mo, pagtanda mo, puro luha na ang inabot ng magulang mo dahil sa sakit ng ulo na ibinibigay mo sa kanila." Mga kapatid, lalo na kung ang ating pong mga magulang ay sobrang tanda na. Yung mga 60 years old na sila, 70, 80, lalo na kung 90 na sila, abay, pag-inhawahin naman natin sila. Huwag naman puro luha at pagdurusa ang pwedeng iparanan sa kanila, lalo na sa ganitong mga sitwasyon ng ating pong mga buhay dahil isa raw itong kahangalan, sabi ni Haring Solomon. Kawikaan 17:25, "Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina." Marami talagang anak, problema at pabigat sa kanilang mga magulang eh. Yung bang hindi man lang makuhang sumaya ng mga magulang nila dahil sa kanilang mga pinagagagawa. Yung bang mga pinag-aaral mo pero hindi nag-aral, mga adik-adik pa, puro mga bisyo ang mga pinag-aatupag.
Kaya ang mga matitinong anak, hindi yan ilulubog ang kanyang sarili sa bisyo. Dahil alam niyang masasaktan at luluha ang kanyang magulang kung magkakaganito ang kanyang buhay. Diba? So yung mga anak na nasasangkot sa gulo, yung bang pinipiansahan, at pag minalas-malas ka sa wikang ng sanlibutan, eh tutubusin mo pa siya sa morgue. Pabigat na mga anak yan eh. O, mga tatamad-tamad, mga hindi nagtatrabaho, kalalakas ng katawan, ang lalakas kumain, ang lalakas gumasta, ang lalakas maglibag ng damit, pero hindi man lang mapakinabangan sa kanilang tahanan. Diba? So ganun ang nagaganap sa kanila. Listen mga anak, napakalungkot kung ang tatandaan ninyo, pinuproblema pa kayo ng inyong mga magulang. Yung bang ang tatandaan natin, pabigat pa rin tayo sa kanila. Yung bang tayo pa rin ang kanilang iniisip. Yung sila pa ang bumubuhay sa atin. Malungkot yun. Yung may sarili na tayong pamilya, sila pa ang gumagastos sa atin. Kasi nga, dahil sa kamangmangan natin, diba, sa ating pong mga buhay, Kawikaan 10:1, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit si payo ng ina ang anak ng namangmang. Sabi ni Haring Solomon, kung matinuraw ang anak, ang idinudulot nito sa puso ng kanyang magulang, ligaya, tuwa at saya. Pero kung kamangmangan daw yan, si payo daw yan sa puso ng kanyang mga magulang, yung pang hindi man lang makuhang ngumiti at tumawa ng mga magulang dahil sa ating pong mga ginagawang kamangmangan sa buhay. Madali namang pasayahin ang ating pong mga ano eh, mga magulang eh. Yung tayo lang po ay marunong sumunod. O, diba, marunong lang po tayong makinig sa kanilang sinasabi. Eh sobrang ligaya na ang kanilang nadarama. Yung bang may iniuutos sa atin, sumusunod tayo. O, diba, so sila po ay liligaya na pag ganyan ang ginagawa natin. Hindi yung mayat maya eh, sermon sila ng sermon, bunganga sila ng bunganga. Diba dahil katatamad natin, wala tayong mga natatapos na gawain sa bahay, hilata tayo ng hilata. Apat na buwan na tayo sa bahay, di man lang tayo nakapaglinis. Diba hindi man lang kayo nauutusan, hilata lang kayo ng hilata, nagaantay uli ng oras ng pagkain. Malungkot yung ganung mga bagay. Ano po? Sana man lang pagdating ng nanay nyo o ng tatay nyo, malinis na ang bahay. May sinaing na, may pagkain na. Diba? Hindi yung ang daming iniutos eh, wala kayong nagagawa oh, dahil kaka-cellphone. So listen, mga anak, bawat kamangmangan na gagawin po natin, una, magdurusa tayo. Pero pangalawa, magdurusa ang ating pong mga magulang. So kung gusto ninyong maging marunong na anak, ligayang ibigay ninyo sa inyong mga magulang, hindi kalungkutan. Panginoon, salamat po sa mga simple at mga praktikal na pagtuturo po ninyo sa amin upang kami ay hindi lang basta matuto, kundi magabayan pa kami sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Bless you po kami, Panginoon, sa buong maghapong ito ng aming paggawa. In Jesus' mighty name, amen. To God be the glory, to God, to God.